Agapalos, pilos, you attend testos. Ready? Sing. When Agapalos, pilos, you attend testos. When you are discouraged, thinking all is lost. Count your many blessings, take them one by one. And if you're surprised, you what the Lord hath done. Count your blessings, take them one by one. Count your blessings, see what God hath done. Count your blessings, name them one by one. See what God hath done. So amid a conflict, whether great or small, do not be discouraged, God is over all. Count your many blessings, angels will attend. Help and comfort give you to your journey's end. See what God hath done. Count your blessings. Name them one by one. Count your many blessings. See what God hath done. Ama, manalangin po tayo. Dakilang Diyos, mga kanyari sa lahat. Panginoon, salamat po. Kami po ay nagkabangan unang araw sa linggo. At pagpatuloy po ang pangalap ko ito susunod ng unang araw sa linggo. Ito po ang pangalap ko ito, Panginoon, ay magamit po sa pagpapalago po ng Iglesia at para po sa pangailangan po ng mga kapatid sa Iglesia. Panginoon, ingatan at gabayan niyo po kami sa lahat ng mga hanap buhay namin at sa araw-araw ng pamumuhay. Panginoon, dinadalayan po namin ang lahat mga pagsubok namin sa buhay ay mabigyan po ng solusyon at lalo po kung meron po karamdaman po kami o may sakit at may ibang kapatid na hindi po makadalo ay kayo pong bahala at haplosin niyo po ng pagpalang kamay na galingin po nyo sila at susunod ng unang araw ng sending ko ay makutap po sila dito at makapiling po namin at makinig po ng katotohanan na lahat ng mga aral at salita sa pamamagitan ng banal na kasulatan at magamit po ito rin po sa araw-araw pumuhay at lalo rin po Panginoon na hindi pa na narinig ng ibang tao na katotohanan ay malalaman po ng katotohanan sa pagbasa ng banal na kasulatan. Ito po ang katotohanan, ito po ang buhay na sa inyo, Panginoon, at kayo po, pambahala po sa amin, sa lahat. Ito po ang samot niya dalangin sa tayong pangalan ni Kristo Jesus na aking tagapagligtas. Ngayon po at magpakailanman. Isang mapagpalang umaga po muli sa ating lahat at nagpapasalamat po tayo sa lahat ng mga kapatid na narito sa oras na ito. Nawa ay pagpalain po tayong lahat, ganun din naman ang mga kapatid natin na hindi po natin namasama sa oras na ito. At sa baka po meron kayong nais ibalita o patanungan, pwede po kayo tumayo. Brother, may balita lang ako sa tungkol sa television. Kasi yung nakala sa lahat ang buhay, sa lahat ay pira. Ang pira po ay nagbubuhan ng malaking kasalanan. At kung ba ang nangyari sa atin, dumaan ang mga presidente, bilang natin masabi na pininta ang Philippine City. Hindi po lang natin masabi, hindi mo masabi.
yung pulpira. Dahil kaya ang China nagpuposigi na makuha ang Philippines ayon po eh, dahil sa pila. Magdaan ang ating mga presidente, yan po ay maripipira ang usapan niya. At yan po ang mga tradisyon na nasa akin sa mga matatanda. Ito po ay hindi masasabi ng matatanda ko, hindi ito po. Noon po ay ang father ko ay nabubuhay. Kasi nakatira, kami nakatira sa kondo ng Sangli. Yan ay maraming namatay. At dyan sa kondo na yan, ay maraming nagpapakita. At iba mga nakikita. Kasi mismo siya ay nag-iisa sa apartment. So kasi mong siya ay natutulog. Katok ng katok. Ilang beses na kumakatok. Ngayon, binuksan niya. Wala naman tao. Katapos, sinara ulit niya at siya natutulog. Kupatok na naman ang kupatok. Pabukas niya, nakita niya doon sa lugar na kami niyo malayo. White baby. Nagdalakad. Na hindi naka... hindi na nakalapat ang paa. Ay, nagdalakad siya. Yung point, kwento. Na hindi ko naman pinaliwaraan pero masasabi ng mga tao na kami. Yun ang katotohanan. Kaya pa yung mga salit-salit sabi na matatanda, umisay totoo. At mayroon din mga mali. Kaya yung mga tradisyon na salit-salit sabi, huwag po natin panawalaan. Ang panawala natin ay nagsulat sa Bible. Pagka dalating po ang araw, sabi ng Panginoon, ang tao ay hatulan ayon sa salita sa kasulatan. Pagkat yan ay pamana sa atin ng Panginoon na siya natin dapat sundin at siya lamang ang ating paglilingkuran, siya lamang ang ating buhay. Siya nagbigay sa atin ng buhay. Ang katawan lupa ay sa lupa pupunta. Ang kaluluwa ay magdudusa ng kasalanan. At ang Espiritu, yan ang buhay na binigay sa atin ng Panginoon. At ang mga po, ito po lang po. Salamat po, Brother Mon. Lalo pa po ba? Para sa mga kabataan, kahit na may edad na, ano yung pwedeng gawin kung ikaw ay nandun na nakaharap sa iba't ibang klaseng tukso na binistas ni Brother? Yung madali, ano pwede nilang gawin ng kabataan para masabing makaiwas ka, may talata mo ba silang dapat tandaan o ito ba ay mananalangin sila on the spot? Marami sa hapon doon sa magandang pagkasalaman ko, no? Actually, gano'n naman talaga lalo sa kabataan ngayon, mas maraming tukso yung na-encounter kasi yung environment nila sa labas, sabi natin sa schools o kahit saan pa yan, marami po tayong na-encounter ng gano'ng pagkakataon. So, based sa Bible, sa Banal na Kasulatan, yung sinasabi po ng Roman 12:21, yun yan na, huwag kang padaig sa masama, kundi daigin mo ng mabuti yung masama. Kung maka-encounter naman po tayo ng iba't ibang sitwasyon na feeling natin kapag nakisabay tayo, pinatulan natin, mapapasama tayo o hindi magiging mabuti yung magiging result, mas mabuti po na umiwas na lang tayo. Ganun po yung para lang po sa akin na kasi ako mismo nakaka-encounter din ng ganun tukso o kahit na anumang sitwasyon na pwedeng magkamali ako. Pero sa pamamagitan ng tulong ng Diyos o yung magiging malawak yung kaisipan, mas minamabuti ko na lang na niwas. Ganun po yung ginagawa ko. Pero si Brother Jason po may sagot po yata. Yun pa rin po yung nasa Matthew 4 verse na tuwing tutuksuhin ni Satanas ang tao at pinagsuhin niya yung Biblia. Isa dito po manalangin ng Satanas. Dahil bilang Kristiyano, tayo po ay follower of Christ, imitator of Christ, at tagagaya ng ating Panginoon. So,